wala kang choice ha, kung di sagutin to, Jack. Yung talagang gibigyan ng choice para mag-pass. Kailangan ko itong sagutin, Jack, any ma'am. Ito. Ito, Jack, ha. Tatlong questions lang naman to. So, ito yung unang bigating tanong ko sa'yo. Ito, Jack. Isa ka sa mga top athlete ng Pilipinas, ha. Bukod sa mga accomplishments mo nung college ka, eh, nag-uwi ka na rin ng gintong medalya para sa ating national team. Ngayon, eh, nagpapakitang gilas ka dyan sa Taiwan. At ayun na nga, champion ka agad dyan sa unang international team mo sa UBA. Pero ito, Jack, if ever na mag-offer sa'yo si Taiwan at sabihin na gusto ka nilang kunin bilang naturalized player, tatanggapin mo ba? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi, ano eh, the reason why I'm doing what I'm doing right now is I want to elevate the Philippine women's basketball. So why would I be naturalized player to other country if I can play for my own country? Diba? Taray! Kasi na corona. Yeah, ba? Thank you. Parang beauty pageant. Diba? No. Oo, tama. Parang sobrang hypocrite no, na pang sarili mo lang din yung iniisip mo, di ba? Mm-hmm. Oo nga naman. Tama. Yan si Jack Ani, ma'am. Idol. Char. Seryoso. Oo nga. So, bagay, pero naisip mo ba yun na may possibility talaga na may mag-offer sa'yo dyan sa Taiwan na i-naturalize ka nila? Hindi ko rin alam. Hindi ko iniisip yung mga ganong bagay. Basta ako, trabaho lang. Kung ano yung pinunta ko dito, kung ano yung sinet ko na goal, dapat mangyari. And yun nga, my first year here, yun, champion kami, which is my other goal. So, yes. No ang answer ni Jack. Anyway, sorry na lang kayo, Taiwan. Loyal si Jack sa Pilipinas. Loyal tayo. Hindi tayo pwede. Loyal. Yeah. Nanonood ba siya? Pagkakadiin mo sa loyal. Ay, hindi ko alam. Hanapin ko ngayon sa viewers. Papacheck ko. Pag may isang athlete na nanonood, alam mo. Papahanap ko yan. Pero ito, Jack, punta naman tayo sa second big question para sa'yo. Kasi, Jack, sa NBA, saka sa WNBA, di ba, hindi naman equal yung sinasahod ng mga players. Ikaw, bilang isang female basketball player, tingin mo ba dapat pareho lang yung salary na natatanggap ng female and male athletes? Lalo na ng mga basketball players. Mahirap naman na itong tanong. Joke lang. Oo naman. Siyempre, we all want equal pay. No, siyempre, di ba? But we have to also to look at the reality. I mean, okay, we're not having the same pay as the men's, or we're not having the same salaries. But at least, we should have the same exposure as the men's. We have the same opportunity as the men's. Kung anong meron sila. I mean, kung anong opportunity or whatsoever na exposure. Dapat ganun din sa side ng women's basketball. And then from there, kung merong parehas na opportunities, and then that's when the salary will come. I mean, diba? So, ayun. Pero tama ka dun, Jack, di ba? Gumawa kayo ng ingay kasi nung SEA Games eh. Kaya talaga napansin yung women's basketball, di ba? Parang hindi naman kasi ganun kataas talaga yung tingin, di ba? Sa women's basketball. Lalo na dito sa atin eh. Pero nung SEA Games, sa patunayan nyo na hindi kayo pwedeng ismulin pagdating sa basketball, di ba? Talaga, Jack. Three extreme lang, di ba? Tapos sa 5-on-5. Champion din kayo. Kumbaga, tama lang, yung same exposure, dapat hindi man mag-equal pa sa ngayon pagdating sa pay, sa salary. Oh. Pero sa exposure and support, dapat doon, diba? Dapat parehas. Mm-hmm. Lalo't nagbibigay kayo ng karangalan para sa bansa natin, diba? True. Ang itaas natin mga bandera ng kababaihan, nagagalit. Girl power. Char. Ay, mati-tiktok ka na ba? Parang, alam mo, Jack, parang may naisip ako, bago ito matapos, hindi ako papayag na hindi ka magsasample. Ah? Oh, sige. May pamili. Ready. Ready, no? Ganyan si Jack, ani, ma'am. Always ready, di ba? Hindi na pinipili. We're born ready, Char. Yeah.
Pero ito, dahil pinanganak ka nga ready, eh, punta na tayo sa last big question mo. Kayang-kaya mo naman sagutin eh, pa hindi ka nahihirapan, Jack. Pero, kasi dati ito, parang nabanggit mo na dati na kulelat niya yung suporta, di ba, na binibigay sa women's basketball dito sa bansa natin. Di ba? Kayo, katulad nyo, nila Janine, ayan, nila April, di ba? Kahit ang ganda nung pinapakita nyo sa basketball dati, eh, hindi pa rin ganun kaganda yung suporta na natatanggap nyo. And ngayon naman, okay na eh, naibalik na rin naman sa inyo kahit papano. Pero bilang isang national athlete, hindi ka ba parang nadidismaya na yung ilang mga athletes natin na magko-compete sa SEA Games, Asian Games, lalo na sa mga qualifying tournament for Olympics, eh, hindi masyadong nabibigyan nga ng pansin and suporta. Tulad ng ibang sport, lalo na kung ikukumpara natin sa men's basketball. Siyempre, nakakadismaya din. Like, why can't you just give the equal support to everyone? Like, hello, we're all doing the same thing. We're all representing our country. We're all doing sacrifices just to give glory to our country, diba? And you will treat us like this. And it's unfair, diba? It should be balanced. It should be pro-athletes, not just pro men's basketball. Diba? Kasi sobrang kitang-kita mo yung disparity. And it's just sad. It's just sad reality. Like, this is how us athletes, diba? Kasi diba naging issue yan itong mga nakaraang linggo na yung mga boxers natin, hindi nakatanggap man ng suporta from the government. Lalo't diba, magko-compete sila sa Olympics, sa mga qualifying tournaments. Bilang isang athlete nga, na tulad mo, syempre, gusto mo lahat kayo nakakaranas yung nararanasan ng mga, alam mo yun, at all out yung support. Tulad nung Giles Pilipinas, diba, na men's. Hindi naman sa, alam mo yun, minamasama natin yung binibigay sa kanila, pero dapat sa lahat, tulad nung sabi mo, ganun din yung ibigay, diba?